today, explain ko sa inyo yung gamit ng paddle shifter at kung maganda ba ang performance dito sa Montero Sport, no? So, tingnan natin. Halika, samahan niyo ako. Explain ko sa inyo kung paano gamitin ang paddle shifter and its performance. Tara! So, sige, pasok tayo. And let's start, no? Today, mag-PPO drive tayo para ma-testing natin itong paddle shifter. Tara! Okay, pasok tayo! Sarado yung pinto. Okay, let's go! Start tayo! Bago tayo mag POV drive, explain ko muna sa inyo ano yung paddle shifter. So ito yung paddle shifter, ano, meron siya ditong positive, ito yung positive, sa kaliwa yung negative. Tapos meron din dito pag pwede mo siyang i-off. So ginagamit natin ito sa pag-turn mo sa manual mode. So dalawang klase yan, ano, either you can use this paddle shifter or you can use this. Itong cambio na to, pag nilagay mo dito sa left, yan, oh, meron siyang positive, meron din siyang negative. So pag tiningnan mo dito sa display, nandoon yan, nasa first gear siya. So yan ang gamit ng paddle shifter. Now sa mga kotse, bakit ba nilalagyan ng paddle shifter? Based on studies kasi, ang paddle shifter, nakakabit ito sa mga sports cars . Ginagamit sa mga pangarera, ganyan. Pero kung hindi ka naman nangangarera, kung everyday use ka, you seldom use this. Comment down below kung sino yung gumagamit ito ng malimit. Siguro you can use it only sometime but not always. Kasi ang paddle shifter, kaya nila ginawa ito, yun nga sa mga race car driver, kasi pagka kinumpare mo yung shifting, mas mabilis siyang mag-shift. Sabi nila 0.25 of a second makaka-shift ka dito. Ngayon pagka dito sa manual, pagka meron kang manual, yung manual transmission, mga 0.4 of a second bago ka makashift. So may difference ka na 20 seconds, ano? So mas mabilis mag-shift pagka ginagamit mo yung paddle shifter. Okay, pag ginamit ko itong plus sign, punta siya sa manual mode, no? Para bumalik siya dun sa automatic, ilolong press ko lang ito, ganyan, no? Yun, balik na uli siya sa D. Tara, drive na tayo. Punta natin sa drive. So, okay. Ito yung positive, ano, ginagamit mo ito pagka mag-upshift ka. So halimbawa, ngayon nasa automatic mode tayo. Punta tayo sa manual mode. Then pe-press ko lang ito, ipu-pull ko lang siya pa-up, no, yung positive, yan. Yan, kita mo, nasa second gear na siya. Ngayon kung gusto kong mag-downshift, ito namang nasa left side, let's say i-pull natin itong sa left, yung negative, the downshift siya sa, ayan, oh, first gear. So take note na ang manual, hindi siya mag-shift basta-basta, no? Bago ka makashift sa higher level, higher gear, dapat ma-attain niya muna yung pinaka minimum na speed para makashift ka. Pabaliktad naman, kapag ikaw ay magda-downshift, dapat ma-reach mo naman yung upper limit ng low gear. Okay?
So let's try dito, lalabas tayo. Okay, start muna tayo with from automatic to manual, no? Okay, so press ko ngayon itong right paddle shift. Hinila ko, nasa third gear na siya. And then mag-accelerate ako. So normally, makakashift ka dyan, pagka nasa mga between 2,000 to 3,000 RPM. Let's see this, oh. I'll shift to fourth gear. Yan, nag-shift siya ng fourth gear. Ngayon, kung gusto ko namang mag-shift pa uli, press ko uli. Nasa fifth gear na ako. Now, I'm stopping. So, yan. So, kahit hindi mo siya sinisip sa low gear, once na mag- slow down ka ng speed mo, magka-automatic mag-shift siya sa low gear. So ang pinaka-control mo na lang dito sa right, ito lagi ang iyong gagamitin. O yan. So ako nasa second gear ngayon. Then gusto kong mag-upshift. I have to gain speed kasi hindi siya basta mag-upshift pagka hindi siya nasa right speed. Okay. Now I will overtake. Okay. So makita mo yung hatak, talaga siyang parang manual. Ang ganda ng hatak niya. Now, ngayon naman, kasi ito, pagka nag-stop ka, tinapakan mo yung preno at nag-full stop ka, babalik siya sa automatic. Ito, tinry natin. No? Yan, balik siya sa automatic. Kita mo nasa D na uli siya, automatic na siya. Now, paano ang gagawin mo? Halimbawa, gusto mo siyang maging manual lang palagi. So, lagay mo lang ito dito sa left. Yan. So, nasa manual mode na siya. Hindi siya babalik sa D kahit mag-stop tayo. Subukan natin, ha. So, mag-stop tayo. Yan. O, kita mo siya. From D, naging 1 siya. So hindi siya bumabalik sa automatic. So ito kasi itong cambio mo nito nakalink siya dito together, no. So iisa lang siya. Okay, gamitin muna natin itong shifting naman ng manual, no. First, second gear. Off my hams, preno tayo. Babalik ulit siya sa first gear. Kahit hindi ko siya hinahawakan, then okay uli, first gear, second gear at 2,500 RPM, third gear may hump, so magbe-brake ako, babalik ulit siya sa second gear, kita mo, okay, then go ahead, second, third, mag-slow down na naman ako, so babalik ka naman siya sa second gear, kung mag-pull stop ako, magpe-first gear siya. Mag-shift tayo, no? Mag-paddle shift tayo, manual. Pero pagka mag-shift ako, yung gas tatanggalin ko parang manual kasi tingnan natin yung acceleration niya. Go! So medyo mabagal, no? Kasi binibitawan ko yung ano eh. Yung binibitawan ko yung silenador. Third. Fourth. Fifth gear. 6th gear, 7th gear, 8th gear. So yan, okay din siya. Kaya lang, kung gusto mo yung talagang matulin, yung gas ibaon mo. So tingnan natin pabalik uli, ibabaon natin yung gas. Tayo, tayo muna sa straight. This time, yung gas pedal, hindi ko tatanggalin sa pako. Ibabaon ko lang, then I'll be shifting my gears. Iba yung acceleration niya. Bilis! Imagine, 100 kilometers na agad ako. Sarap. Okay, how do you use nga pala itong paddle shifter sa mo pag ginagamit eh? Normally,
pwede natin itong gamitin pagka yung mga downhill, no? So pagka kasi downhill, kailangan gamitin mo engine brake. So kasi kung automatic, hindi siya nag-engine brake eh. So kung downhill ka, para hindi masyadong ma-stress yung iyong brakes, hindi ka tapak na tapak sa preno, so pwede mong gamitin yung paddle shifter pedals para ka magka-downshift ka. Kasi makita nyo, di ba, ang automatic matataw siya sa preno, sa brake pads. Kasi nga, preno ka ng preno. Samantalang if you use yung engine brake using your paddle shifter, you reduce the stress on your brakes. You are using your engine brake. Okay, I hope I've given you some ideas about paddle shifters. So before I end, shout out muna tayo. Shout out kay Fruity Bruce at saka kay Kyle and Felix Vlog. Ganun din kay Kel Warrior at Kids All Right. Shout out din kay Ponce Umali and Gem Holy Sacred. Ganun din kay Henry Sumalio Jr. at Denxo Corias. At lastly, kay Kelly Nulud. Guys, thanks for watching. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!